Nag-crave ka ba ng Shanghai? Hi guys! I am Krisa! Tara, lutuin na natin yan! Rilyan ang bangus nga pala ang ulam namin kagabi. At syempre, sinamahan ko na rin ang dalawang tub ng leche flan for dessert. Kaso, sa sobrang laki nito, ay minatira pa kami kinabukasan. Kaya naman naisip ko, gumawa kaya ako ng Shanghai? Hinimay ko na nga yung tira hanggang sa maging ganito yung itsura. Tapos, dinagdagan ko lang ito ng carrots, patatas, and bell pepper. Ito ang magsisilbing extender ng ating Shanghai para dumami. Pagka set aside ay paghiwa-hiwalay na natin itong pabalat. Ito yata yung medyo mahirap na part sa paggawa ng Shanghai. Paano ba naman kasi pag sobrang dikit, magkakapunit-punit yan. O di kaya naman pag luma yung nabili, magkakaputol-putol talaga yan. Mahihirapan na tayong i-roll ang Shanghai. Kaya dapat ay dahan-dahan lang. Pag nahiwalay na lahat, maaari na nating i-roll yung ang natirang relleno. At dahil sa dinagdag nating extender, nakabuo tayo ng 15 Shanghai. Ano pang inihintay natin? Prituhin natin yan. Dagdagan ng mantika, ha? Siyempre, para mas crispy. Alam nyo ba na ang lumpiang Shanghai is one of the Filipino appetizers. It is only a small dish of food na siniserve bago ang main course of meal. Pampagana, ika nga. Kaya nga medyo natawa ako sa description na to. So, sobrang hilig kasi ng mga Pinoy sa Shanghai, parang ito na yung main course. Unang-una nga ito sa listahan ng Sharon natin, di ba? Kung hindi nga lang nagmamantika, eh, baka ibubulsa pa. Yung tirang relleno nga palang ginamit ko dito, pero kung tutuusin, pwede naman tayong gumamit ng iba't ibang klase ng giniling, kagaya ng baboy, baka, chicken, o di kaya naman ay isda. Pwede rin namang gumawa kayo ng sarili ninyong version, di ba? Pag ganito na yung kulay ng ating Shanghai, pwede na siyang hanguin. And now, ready to serve na ang ating lumpiang Shanghai. Happy eating, everyone!